Yes, magandang umaga po kabayan at maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa TZMM Teleradio. Ano ho bang nakuha niyong report tungkol dyan sa mga vaccine for sale at saka yung slots for sale? O kabayan, no, nung Biyernes ay umabot nga sa akin yung balita na kumakalat daw sa social media na di umano ay may bentahan daw ng bakuna dito sa San Juan at pati nga raw sa Mandaluyong. Opo. So agad-agad nating pinaimbestigahan yan that same hour na nalaman nga ho natin. Ano, at tinawagan ng ating Public Information Department Head yung supposed na binebentahan. At nagkausap nga ho sila. Oh. At base dun sa salaysay nung binebentahan ay sa online niya lang daw ho nakita na meron daw di mo anong available na bakuna. Either sa San Juan daw or sa Mandaluyong. So, nung nagkausap nga ho sila, iba na raw yung humarap sa kanya, hindi raw yung original na kausap niya. Tapos, sa Zoom lang daw sila nagkausap. At doon ho sa kanilang pag-uusap, ay naramdaman niya na medyo alanganin nga ho yung inaalok sa kanya. Mm-hmm. So, agad-agad ay naramdaman niya na parang merong mali doon sa kanilang pinag-uusapan. In fact, nagsisisi nga siya na hindi niya raw na-record yung Zoom conversation nila. So wala siyang mukha, wala tayong mukha. Oho, so it's basically, para sa akin ho, no? It's an online scam na okay. Naghahanap ng mga merong maluloko online. Ayun. O walang pinakaiba sa mga online sellers na naluloko ng ibang mga mababentahan. Pero at tayo po'y nakipag-ugnayan kay PNP Chief General Elizar. At ako'y siyempre nag-coordinate rin po kay Secretary Anyo ng DILG, pati po kay DOH Secretary Duque. At nung Biyernes ka mismo, naglabas din ako ng official statement na una-una, wala hong ganyang klaseng bentahan. Sa San Juan, we have vaccines for free for everyone from San Juan or working in San Juan from the national government. Wala hong dahilan na dapat magbayad dahilan, para sa anumang bakuna. So walang dahilan para bumili kayo ng slot for sale, ng mga slot na yan, at maging yung uri ho ng bakuna. Paano bang ginagawa ho nyo ngayon sa brand ng bakuna? Okay, dito ho sa brand na mula naman ng simula, hindi naman ho kami nag-a-announce ahead of time. Mm-hmm. Ngunit kabayan, syempre kapag dating ho ng ating mga vaccinees sa ating vaccination center, nalalaman din talaga nila kung anong vaccine ang gagamitin sapagkat may vaccination card po yan. No? Opo. Yan po ay isa sa mga hawak nila. As they register, they will be given a vaccination card na siyang ipresenta nga pagdating dun sa dulo, which will be the actual vaccination. So minsan ho kasi, halimbawa kabayan, no, dati meron kami AstraZeneca lamang, tapos nagkaroon ng Sinovac, tapos naubos yung AstraZeneca, tapos nagkaroon ng Pfizer. So hindi na namin talaga controlled ang supply na dumarating sa amin. So whatever supply we have, binabakuna lang namin ho yan sa kanila. Okay. Kayo ba isang ayon doon sa suggestion na 24/7 ang pagbabakuna? Kaya ba? Kung San Juan? Kabayan, depende rin talaga yan sa laki ng iyong lungsod at sa bilang ng manpower na nagsasagawa ng bakuna. Right now po, we are now doing 1,800 a day dito sa Field Oil Flying V Center. At yan po ay lalaki pa sapagkat simula Hunyo ay magbubukas na rin ho kami sa Green Hills Shopping Center. Uy. Bilang paghahanda na rin ho yan sa ating A4 na karamihan sa ating economic frontliners ay dito po nagtatrabaho sa Green Hills Shopping Center. Yun. So by first week of June, no, pagbubukas na ho ang A4 o yung economic frontliners plus yung A5, yung ating indigent population, I know that we can already vaccinate at that point around 3,000 to 4,000 a day. So para sa amin ho, hindi na kailangan sa ngayon po, no? Opo. Ang 24 hours na vaccination sapagkat may sapat na lugar at manpower po kami to achieve our targets. Hanggang anong oras ba kayo nagwa-vaccine? Nagsisimula ho kami ng 8 a.m. Yun yung first time slot. Meron ho kasi kaming confirmatory text kabayan, no? Ipapaliwanag ko lang po. Walang walk-in sa San Juan. Okay. Sapagkat kinakailangan, you have to submit ahead of time yung information, yung inyong data, lalong-lalo na if you claim to be a person with comorbidity, kinakailangan talaga meron ka ng medical certificate at reseta. So you are given a time slot, 1 hour time slot ho yan per person. So from 8 to 9 ang simula na time slot, ang huli po ay 5 to 6. Apo. Ngunit minsan, inaabot din kami ng mga 7 p.m.
Depende kung minsan yung iba hindi dumarating on time. No? Yung iba naman masyadong maaga, ahead of their time slot. So inaayos pa ho namin ang sequencing ng ating mga vaccinees. Apo. Ngunit so far so good po tayo sa San Juan. We have a very organized and systematic procedure po rito. Apo. Mayor, good morning. Joyce Balancio po, kasama ni Kabayan. Yung, yes, Joyce, good morning. Good morning po. Yung researcher po namin dito sa programa, mayroon po siya nakita na Twitter post na meron pong screenshot ng isang message po, and I'm going to read it to you. Ma'am, okay. Update po sa vaccine. We will go to San Juan or Mandaluyong LGU. She has contacts there to conduct the vaccine. Sinovac price is 8,000 for 2 doses, 28 days interval. Other vaccines cost 10,000 to 12,000 pesos. Sabi po dito, meron daw pong contacts sa San Juan or Mandaluyong LGU. Ito nga yung scam nga. Joyce, yun yung binabanggit ko kay Kabayan kanina noon. Nung Biyernes, yan nga yung kumalat. Supposedly, meron daw ganyang pagbebenta. So, yung mismong binibentahan po ay aming na-contact, in fact. No? At siya na rin mismo nagsabi na hindi na rin sila natuloy sa kanilang transaction, kumbaga. Dahil naramdaman niyang medyo alanganin niya. At usually naman talaga ang online sale ay very prone sa ganyang mga scam. No? Kasi unang-una, wala kang paraan na ma-verify naman talaga kung totoo yung binibenta. Yes, yes. Hindi naman umaharap sa iyo talaga yung tao. Mm-mm. So online selling is very prone to all of these scams. No? Okay. So ang aking babala sa bawat isa, mag-ingat ho tayo. Huwag tayong maniniwala ho sa ganyan. Una-una, walang dapat bayaran para sa bakuna. Ang dapat lang talaga, you are within the prioritization list. Ngunit walang dapat bayaran. Yan po ay libre galing sa gobyerno. At every Filipino eventually within the proper age and within good physical and health condition, dapat talaga ay makatanggap ng kanyang bakuna ng libre mula sa ating pamahalaan. Apo. Nabanggit din po dito sa message, so marami daw pong sobrang slots para sa mga A1 o yung health workers. Ganito po ba yung sitwasyon natin sa San Juan? Nako, hindi ho totoong maraming sobrang slots sapagkat ang aming mga health workers, lahat ho yan ay tapos na bakunahan. Ang lahat ng medical frontliners natin, especially those from the private sector, no? Tandaan nyo, yung mga doctors, mga dentists, nurses, even if you do not work in San Juan, but live in San Juan and work in other hospitals in other cities, kasama kayo sa A1 medical frontliners list. Pati yung mga medical frontliners ho ng Cardinal Santos Medical Center, mahigit 2,000 sila na ating napakunahan, kasama rin ho sila. So yung medical frontliners slots, yan po yung unang-unang binuksan, no? Sapagkat yan po yung A1. Mm-hmm. So yan po ay kumaga-consumed na ho yan. That is why we proceeded to A2 and A3. Okay. Nasa ngayon po ay inuubos na rin ho natin upang makashift na rin ho tayo sa A4 at A5. Mm-hmm. Meron naman po tayong mag-guarantee sa ating mga residente na sapat yung makukuha nating vaccines, at least in the future then, to accommodate all, pati na sa general population ng San Juan. Joyce, sa ngayon tayo po ay nakapagbakuna na ng 23,000 San Juaneños. Yan po ay 26% na ng ating target population. So mabilis ang ating nagiging pagbabakuna ho dito sa San Juan. At ako'y nagpapasalamat po sa national government sapagkat yung supply na ating inaasahan, ito po, nararamdaman na ho natin. So about 2 weeks ago, ang dumating sa amin na 11,700 na doses ng Pfizer, 12,000 doses ng AstraZeneca, 10,000 doses po ng Sinovac. So yan po ay sapat na sapat para sa amin. Good for around 2 weeks at this point. After 2 weeks, I'm sure, even before maubos ho yan, ay muling magde-deliver na naman po ang DOH sa lungsod ng San Juan. So we are now doing 1,800 a day. We will bring that up to around 2,000 to 2,500 in our current venue. And then once the Green Hill Shopping Center vaccination site opens, yung madadagdagan pa yan another 1,500 to 2,000. So we are targeting around 4,000 a day kapag talagang lahat ng vaccine supply ay hawak na ho namin. Opo. Mayor, may report to ang Commission on Population, 1,272 na barangay na may high population density ang siyang may pinakamaraming kaso ng COVID.
possible ba yun dyan sa San Juan? Nangyayari ba yun? Well, yung mga higherly or more populated barangays, sa amin datos, ano, not necessarily naman yun ang pinaka matataas ang kaso. Depende rin kasi yan sa demographics ng lugar. Ang prone talaga siyempre yung mga medyo mas malilitang tahanan sapagkat nakakahawa-hawa nga ho yung pamilya. Kaya immediately pag merong ganyan nagpa-positive, ay sila po in-extract namin from the community at inililipat ho agad sa ating quarantine facilities. So base naman sa ating 21 barangay so dito, wala naman specific trend in terms of mas malalaking barangay. So even the smaller barangays, minsan matataas din ang kaso nila. So iba-iba rin ho yung sitwasyon siguro, depende sa lugar at sa laki ng barangay. Mayor, maraming salamat po. Good morning. Ingat po. Maraming salamat po, Kabayan at Joyce. Thank kayo ba'y bakunado na? Opo, nakadalawang dose na po tayo. Kami ho'y nagpapasalamat sapagkat ang mga mayors po sa Metro Manila ay nasama sapagkat high risk po ang Metro Manila. So ako po'y nakareceive na ng 2 doses ng Sinovac. Yung aking pangalawang dose po ay 9 days ago. So fully vaccinated na po tayo. Okay. Maraming salamat po. Good morning, Mayor. Thank you po.